Hello guys. Okay, so welcome po ulit guys sa ating channel. At ngayon po ay mag-update tayo muli sa mga top trending stocks. And by the way, don't forget to subscribe sa ating channel. And pakipress na rin po si all button para palagi po tayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. Ayan, so don't forget to subscribe. Then click all button. Okay, pasensya na po kayo guys, ano? At medyo masama ulit ang pakiramdam ko. May sipon tayo ulit dahil sa allergy. Yan. Super sensitive. ABA. Let's start guys. ABA tayo. No? Okay. So sa part na to, halos nag-retest dito guys. Ayan sa 2.75. Ayan. Pero wala pa naman tayong ano, no? Confirmation candlestick na siya, magre-reverse na dito. Pero based sa last ano niya, last candlestick guys, is medyo may rejection na tayo rito. Mahaba yung wick sa taas ng candlestick guys. Ayan. Pero still eh, pwede pa rin to mag-retest dito, no, sa 2.75. Ayan, sa may resistance. Okay. So ngayon we have here a pullback. Ayan, sa daily chart. So, let's see bukas kung ano yung mangyari dito. Support. Support is medyo malalim, ano? Sa 2.4. So, siguro pwede tayong mag-add dito. Ayan, pero silipin natin sa weekly chart. Okay, silipin muna natin dito. Kung meron tayong makikita. Ayan. So, sa weekly chart, so, saan tayo pwedeng ano dito? Mag-add. Okay, support sa 2 point. Ano ba yan? Saan ba tayo nag-add? Ayun, sa 2.5 pwede, no? Sa 2.5 pwede rin. 2.5, guys. Ayan. Okay, so dito, guys, ano? Okay, sinilip na natin dun sa weekly chart, which is a higher time frame. Ayan. So, overbought pa rin yan sa daily. Tapos, we have here a lower high. Okay, sa weekly. And sa lower time frame sa 4-hour chart. So, pares lang sa daily chart. Ano? Looks bearish. And possible talagang ano, tabubusan. Pero yun nga. So, still possible pa rin na pitikin hanggang dito sa 2.75. Pero, mas ano to, no, kumbaga, mas matimbang na siya ay magkakaroon talaga ng pullback dito pa. Ayan, sa may 2.5 malapit. Support, ano? Overbought, overbought. Okay, so meron tayong confirmation. So, that's why mas malaki yung chance na talagang bubuusan pa to. Ayan. So, 3.34 minutes. So, alas 4 minutes. Medyo matagal mag-save. Okay, so yun nga lang din natin ito ma-ano, ano, ma-update. Ayan. So, goods na pala. Next one is dito. Okay, balik tayo sa daily chart. We have here a nice breakout. Okay, so nag-breakout na to guys sa ating trendline. Ayan, kasi meron tayong trendline na binabanggit before dito. Ayan o. Diba? Since ano to? Since November 2021. And right now is nag-close sa may taas. And sana lang masustain, ano? Ayan, kasi pag a-fresh breakout guys, prone po yan sa mga pullbacks. Sell-offs. Okay? So, we have here a crossover kay MACD. Ayan. Okay, crossover to sa daily chart natin, ano? Ayan, silipin po natin. So, siguro sa weekly chart. Pag sinilip natin sa weekly chart, medyo goods. Okay, we have here a nice bounce sa 2.45 malapit. Okay, tapos yung resistance nga po natin dito is malapit sa 2.6. 2.6 guys, malapit lang to sa resistance natin dito sa weekly, ano?
Ayan, so very evident naman dito sa ating chart. Ayan, sa higher time frame sa weekly chart. 2.6, ano? So right now is malapit lang siya doon. Ayan, kasi magiging problem natin for dito. Ayan. So tingnan natin kung mare-reject ba or pipitikin pa, ano, papataas. Ayan, so di pa naman siya over, ano, dito, bot. At medyo malayo pang, ano, even sa lower time frame, ayun, so 4-hour chart, medyo malayo pa rin. So, fresh bounce to, guys. Fresh bounce. Ayan. Next natin is etong si SEC. Ayan. So, don't forget, guys, to like yung ating, ano, no, video. Pakishare na rin kung meron kayong time. Maraming salamat sa mga magshare at sa mga tatapos, ano, ng video natin. Ayan. Next is etong si SEC. Medyo ano pa rin to, guys, ano. Medyo palaban pa rin to at malapit pa rin dito sa may trend line natin. So let's see na lang, ano, kung saan mas matimbang to. So since nung nag-breakout dito sa may channel natin na sinabi before, we have here a nice throwback dito. Tapos bounce, then medyo hirap siya dito, no? And kasi kapapansinin po natin, meron tayo resistance dito eh, sa 42. So magiging bullish lang to, guys, pagka siya ay nag-close dito sa may taas at na-sustain, ano? Ayan, sa 42 pataas. Okay, pagka na-sustain yun, medyo goods. Okay, for now, lower high dito sa daily chart natin, RSI. Okay, sa weekly naman, medyo sideways dito. Ayan, sa RSI natin, ano? Lower high din. And sa ano natin, sa lower time frame, so same lang, lower high din. Ayan, so let's see. Let's see. Ayan. Next natin is si DMC. Ayan, pasensya na po kayo, guys. At talagang ano eh. Masama yung timpla ko. Ayan, masama pakiramdam ko. Ayan. Isingit lang natin to para meron tayong content. Ayan, kasi 3 days ako nawala, di ba? From Friday, Saturday, Sunday. Ayan, kaya dapat ano tayo, makabawi tayo kahit maging consistent man lang tayo, no? Every day makapag-upload tayo. Goods na 'yon. Di ba? Goods na 'yon. SEC tapos na tayo, no? SEC. Ito. Tapos yung next natin, ito si DMC, guys. Ang tagal mag-save. Nainip ako. DMC. Okay, sa daily chart. Ayan, so wait lang natin. Nag-hang. Ayun, kaya pala bumagal eh. Wait lang ah. I-try muna natin ano. Ayun, mag-switch. Okay, goods. So, same lang to. Ayan, kay SEC, ano, malapit dito sa resistance. And based dito, guys, sa daily chart is nag-retest na dito sa 10.6 malapit. Kasi ito yung resistance niya eh. Diba, malapit sa trend line. So, meron tayo dito ng trend line. Since and 2019. And let's see, ano? And kasi pagka nag-breakout at nag-close sa may taas at na-sustain, like kay SEC, okay, magandang signals yun. So, yun nga lang kasi is wala pa. Okay, wala pang breakout. Okay? Ayan, so wala pa breakout eh. Support, so same lang din. Ayan, sa 10.37 malapit. Tapos yung resistance nga is sa 10.6
Ayan, si trendline is nasa 10.7 yan. Dito sa area na to. Ayan, 10.7 ano. Ayan. Tapos, okay, sa weekly, same lang. Oh, ayan, diba? So, medyo mataas na rin kasi ito eh. 3.85, tapos right now, ang kanyang price is nasa 10 point something na, no? Ayan. Next natin is etong si SGP. SGP tayo, guys. Last 4, SGP. Let's go. Ayan, so hindi tayo sa daily magpo-focus. At ano to? Okay, so this is, ano lang, update lang, guys. Ano? For SGP, still, ano ba? Okay, ano ba nangyari dito kay SGP? So right now is medyo pataas siya ng pataas, no? Ayan. Since noong 2020, tapos meron pa tayong trendline. Okay, parang nawala yung ano natin dito, drawing natin kay SGP. Okay, parang nabura na. So dito, guys. Okay, so medyo pa-uptrend kasi ito eh. 'Di ba? Ayun oh. Support. Okay, so meron tayong trendline dito since 2021. Or even pwede tayong mag-adjust dito hanggang dito, guys. 2020. 'Di ba? Support sa 384, lapit dito. Diyan, guys, ano? Okay, so daily chart 'to. Tapos pag sinilip natin dito yung resistance natin kasi is saan? Resistance. Where? Somewhere here, guys. I think dito. Ayan. So, 418 pwede. Malapit dyan, guys. Kasi area naman yung resistance natin. Dyan, basta malapit sa 418. Ayan. Okay. So, tignan natin. Tapos, okay, wala namang iba rito. And even sa lower time frame, same lang yan. O, diba? Ayan. Overbought na ba? Okay, so di pa naman overbought dito. Ayan, pero based dito kasi, since 2020, nag-rally na siya ng ilang percent. Wait lang. Ilang percent yan? From here, tapos hanggang dito. Okay, so halos 200%, guys. Ayan, so not bad. Okay, mag-average ka lang na 100. Eh, solid na yun, ano? Ayan, so yun nga lang, mahirap gawin yun. 100% per annum. Ang average mo sa ano? Sa trading. Okay, solid ka na, no? Pagkagano na. Ayan. SGP. Goods na tayo dyan. Okay, so halos ala namang ano eh. Support. So kung support, pwede naman tayo mag-add dito sa may horizontal. Ayan. 368, ano? Malapit dun. Ayan. Tapos save na lang natin yan. Then we have ASIN. Sinisipon talaga ako, guys. Hirap magsalita. Okay, daily chart. So daily chart, guys, for ASIN. So medyo nag-rally na to, no? Ayun, tapos nag-retest ulit dito sa 6.2, malapit sa resistance. So pagka nag-breakout, ang next target 6.4. Support, same lang. Sa 6, ano? Okay. Ayan. Then, sa lower time frame, okay, so medyo pa-uptrend naman siya, pero
Ayan, so dapat kasi mag-breakout dito sa may 6 point ano eh. 6.2 eh, kasi resistance to. So triple touch. Okay, we have here a triple touch, guys. Ayan o, 1, 2, tapos 3. Ayan, so tignan natin, ano? Let's see. Ayan, tapos sa weekly rito, so 4 consecutive green candlestick na, guys. O, diba? Ayan. Tapos, ano ba makikita natin dito? Okay, trendline ba ito? Ayun, so may trendline pala rito, guys, ano? Tapos, okay, parang nag-play out si, ano dito? Si bullish divergence. Ayan. Ayun, so may trendline pala dito, ano? Okay, ngayon lang natin napansin. Ayan. So, let's see. And kasi resistance to, no? Strong resistance si 6.2 for ASEN. And sana lang, ano dun? Makapanik sa taas at mag-close, guys. ASEN, tapos ALI next. ALI. Okay, punta tayo sa daily. So, sa daily, same lang din kahapon. Ayan, so, retest lang din dito sa 26.5. So, next natin is eto si 26.95, guys. Okay, malapit sa 27. Support. So, same lang din, 25.7. Okay. So, hindi pa naman to overbought. Okay, sa lower time frame. Okay. Ayan. So, dito nag-ano na eh. Nag-bounce na, ano? Pullback tapos bounce right now. Ayan. And same lang tayo ng target, ano? Ayan. Okay, katulad sa daily chart natin dito kay ALI. Sa weekly, okay, silipin natin ng kaunti. Ayan, so still, ano pa rin to, malapit pa rin dito sa ano natin, ano? Sa previous low natin. Ayan, pero nag-rally na siya, no? 22 eh. Okay, malapit sa 22. So ngayon is nasa ano na siya. 26 na. Diba? And last natin is eto si LTG. Ayan. So, LTG tayo, guys. LTG. Okay, mata. Wait lang. So, matamalay pa rin. O, di ba matamalay pa rin tong si LTG, guys? Based dito sa weekly, ano? Ayan, silipin natin sa daily. So, sa daily, guys, okay, we have here support. Okay, so dito malapit, guys, ano? Ayan, sa 8. Okay, pwede natin itong gawing support. Sa 8, malapit na 8, guys. Okay. And sa 4-hour chart. Ay, sinisipon ako. So, sa 4-hour chart. Ayun, so medyo nag-pullback siya kanina ng konti. Ano? Rejected ng konti. Ayan. So, syempre, ang maging problem natin dito is trend line niya rito since noong August 2022. 1, 2, 3, 4, and possible dito, no? Ayan, kung siya magre-retest, tignan natin kung magbe-breakout. Ayan, sa 8.25, pwede naman mag-rally to at i-retest tong si trend line, ano? Ayan. So, the question is, mabubutas ba? Di ba? Oh, ayan. So, I think tapos na po tayo, guys. At masama na talaga yung pakiramdam ko. See you po ulit sa next video. Maraming salamat sa
mga nag-share at mga nag-like na ating video for this day. Bye-bye!